Nice. Okay, pero pero anong ano mo, brother? Syempre kapag pumasok ka sa business, normally meron yang may mga challenges ka na dinaanan, may mga hesitation ka rin ba? Ano yung ganun mo? Ayun, mens. Una talaga, kaya dati kahit nakikita ko na sa parents ko na diamond sila, kumikita sila, ngayon nag 6 million na, sabi ko, baka para talaga sa kanila yan. Kasi ang nasa isip ko noon, network marketing. So, meron akong mindset dati na kapag network marketing, alam mo yung nakakahiya, di ba? Parang baka pag ano na lang sabihin na makikita. Curious lang ako ha, curious lang ako. Kasi syempre coming from you, bakit kaya nahihiya? No? Para, I'm sure marami nakaka-relate, di ba? Oo, man. So, ayun, kasi alam mo yung pagka sa environment talaga, pag hindi talaga naintindihan kung ano yung value nung business, talagang parang di mo siya gagawin eh. Parang nakakahiya kasi mag-aalok ka, ganyan. No? Oh, mag-iyon, men. So, parang mag-aalok ka, parang hindi ko lang personality yung ano eh, mag-aalok eh, pero magbenta, no? Pero yun, and then, lalo na sa mga kaibigan ka, men, kasi alam ko yung ano eh, kilala ka sila eh. Pagka nalaman nila na, yun yung iniisip ko dati, ano sasabihin ng ibang tao sa akin kapag nalaman nila na nag-network marketing ako or magbebenta ako ng barley. So, yun yung thinking ko dati. Paano mo na-overcome yung ganyan? Ano, mens? Siguro, laking factor sa akin ng mga nakakasama ko. And yung pag-attend ng trainings. Kasi dun ko talaga na-overcome. Sa trainings talaga and yung mga tao na pinapakinggan ko, yung mga top mentors natin. Sila talaga isa sa mga nakatulong sa akin para mabago yung mindset ko. And may naalala ko lang, sabi ni Mentor Hana sa akin dati, kung hindi naman sila yung magbabayad ng Mustang mo, hindi naman sila magbabayad ng bills mo, ba't ka mahiya sa kanila? So, yun yung tinatako talaga sa isip ko. Na, ganda yun, oh, ano, hindi naman sila yung magbabayad ng bills ko, so ba't ako mahihiya? Diba? And then, yun, inaral ko pa ng inaral yung negosyo, talagang binaon ko yung sarili ko sa training, and hanggang sa talagang na-open yung mind ko, and nag-iba yung tingin ko sa business natin. Nakita ko yung gano'n siya kaganda. Wow.